Nandito po tayo ngayon sa Anti-Politics or Our Lady of Peace. At syempre, actually taon-taon naman namin ginagawa ito. Sita Iglesia nga po kami lagi. Pero this time nga po, or last year kasi hindi namin nagawa. So this year, talagang kahit pa paano, nagawa naman ang paraan. May misa po, katatapos na ng misa. At papakita ko po yun sa inyo mamaya. So, ang laki-laki na po ng parang pinagbago, kakaiba na yung sitwasyon ngayon. Kung noon, punong-puno ito ng tao at talagang hindi ka basta-basta nakakapasok. Like yung mga sasakyan, bawal kong pasok dito sa vicinity ng katedral na Antipolo. Ngayon po ay ano, pero alam naman po natin na ipinagbabawal talaga. Dinidiscourage ang pagpunta sa mga simbahan, kaya po sarado ang mga simbahan. Pero dito mapalad kami dahil may misa at naka-attend kami ng misa. Paano. At yun po, yun nga lang, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng simbahan, sarado po, so sa paligid lang po, ganon. At sana po ay panatiling nating mapayapa at tahimik ang ating kapaligiran. So nakakalungkot man na ganito na ang nangyayari sa atin, pero sa ating maliit na paraan po ay gawan pa rin natin ang paraan para bilang mga Katoliko ay magawa pa rin natin ang mga dapat nating gawin. Okay po. Hindi, may umakit nga rin na yun, no? Panina. Ito yung parking lang yung sa gate. Alin yun ito?
aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Ayan, dati po punong-puno talaga ito lang mga tao. Hindi mo basta-basta may papasok yung mga sasakyan. Pero ngayon, sa dahil alam natin, pandemic at dinidiscourage nga po again ang pagpunta talaga sa mga ganito. Pero kami, at least may misa nga po, pero nagawan pa rin namin ang paraan. At least makapunta sa simbahan, makapag-dito sa may katedral at makapagsimba rin po. Okay. Suman de. Hindi tayo suman. Ha? Doon kanina, hindi natin. Ang ganda oh. Parang picture perfect yung bagong simbahan dito. Malapit lang din sa may Antipolo. Actually, hindi ako sure kung ano pang pangalan. Kung anong name niya. Pero, we'll see. Tignan po natin. Okay. Beautiful church. Isang bagong tayong simbahan. So, sarado po siya. Guys, ayun na nga, tama, Pedro Calungsod. San Pedro Calungsod. First time kong mapunta dito kasi nga bagong-bago pa siya eh. Actually, parang hindi pa nga siya masyadong hindi ko sure kung may mas na nangyayari dito, pero yun na nga, bago yung simbahan, kaya dinaanan namin. So, maganda na pag first time mo kasi sa mga simbahan, di ba? Dumaan ka, kahit paano. Ayan. Pedro Calungsod pangalan, no? San Pedro Calungsod. So, again, first time naming, ako first time ko napuntahan to. First time ko nakita yung ganito. So, kung medyo malapit-lapit din kayo dito sa Antipolo or area ng mga Antipolo or Rizal,
dumaan kayo at kasi parang since bago napakasolid pa nung ano, ang tahimik pa. So hanggang dito po sa labas. So, ayan, so sana marami ring makapagsimba dito in time, lalo pagdasal natin na matapos itong pandemic, para at least dito nino, kay San Pedro Calungsod. Sana nga ipagdasal, tulungan tayo ng San Pedro Calungsod na ipaabot talaga sa Diyos na tapusin itong paghihirap natin sa coronavirus.